Miss Pasok. Nakauna ng puntos dito ang Aurora. Now it's up to Blacklist International welcome to also to get their point. Legends. Pero papayag nga ba dyan ang Aurora? Sabay-sabay nating alamin sa pagpasok sa game number 2. Maraming mga lumang bago na lumabas para sa magkabilang kupunan na to. Bumalik ang Rafaela at Bruno para sa Blacklist habang baka rin ni J. Joe. Ayan na. Ay! For first blood agad? Oh, pinag-uusapan pa lang natin. Nakakuha ka agad. Dito si Renny J ng isa. Na-force siya pa yung dalawang Purify here para sa Blacklist International. And aside from that, going back, no, yung Alparo-paro, sabi nga ni Chantel, na nakuha dito ng Blacklist International, might be a key, pero yung susi na yun ay agad na dinuduplicate naman ng Aurora. Alam mo na nagsimula yung playoffs. Oh! Tama, sabi lang kasi, magandang hunting lang yung mga recalls na ganyan. Oheb at itong si Doming, na naging mainit kanina, ha? Mainit kanina. Hindi lang sa personal, pati in-game. Ay, medyo mainit ang palitan dito. Mapasipa man yan, mapabaril man yan, pero may sipa dito kay Renny J. Ayan na naman, pero nakataka si Oheb with that dash. Pumasok po! Nagamit na rin yung Purify, pero may magaganap na pause. Okay, medyo naka-international. Oy! Pero hati na muna at pasok muna tayo muli sa Land of Dawn. Diretso na kagad tayo. Namatay si Oheb ng maaga dito sa laban na ito. At kailangang mabilis mag-react dito ng Blacklist International. Kasi kung ikaw ay isang Bruno na nakakuha kagad ng death, kailangan pahabulin ito eh. Exactly. Sa quick recap natin doon, na nakita agad natin yung prowess din ng isang Suyo. Na pang-reach. Yep. Diba, more on the hold yung nakakapitalist dito para kay Demon Kite. At ngayon, may isang makakapitalize. Makakatakas pa! Nakatakas pa. Nagamit yung Shunpo tsaka yung Jeet Kune Do. At napakalayo kagad ng narating dito ni Renny J. Ngayon, unang pagong ng laban na ito. Nakaready si MP at si Demon Kite. Nagtititigan lamang. Pero bibitawan mo na sila pandalian lang. Pero ngayon, Haji has an advantage na pwedeng manakal, pwedeng bumuhat. Pero sa ngayon, nandyan pa rin naman ang mga pang-spam at masakit na humahagod ng mga pana para kay Demon Kite. Si Renny J, naku, tapak talaga ni Renny J. Wala pa siyang sipa dito, pero ang sakit ng damage. Habang lang dinyapit ng Guardian, MP the King ay mamamatay din sa kapayan ng Team Aurora. Renny J! Hindi talaga magpapapigil din si Renny J. Baka Renny J, Joe! At atras din, buhay pa rin! Buhay pa rin si Renny J! Ngayon, nabit-bit ni Haji. And this time ay nakabawi din Edward with a kill. Sa hinabahaba nangyari doon, isang highlight, hindi na matay si Renny J. Grabe. And right now, for Aurora, it's going to be a heavy start na nga lang din. Establishing a goal lead this early, makakuha ng pagong. And on top of that is multiple kills before the 3-minute mark. 0-5 kills for Burrito. Naku, tapos nabasag pa yung Torre dun sa may bandang itaas. So magde-decide ngayon ng Blacklist International. Itutuloy ba yung laning dun sa may top lane? Or paghihiwalayin? Or pag magpapalit ng linya dito? And ang ginagawa na lang muna ng Blacklist, isinasama na dito si Oheb sa gitna para at least kahit papano makakuha. Yeah, and you need to improvise as soon as possible. Nakikita naman natin yung ASAP na galaw nila. The clapback dun sa ginagawa sa kanila ng Aurora. But now, for Aurora, they're on a comfortable facing. Sila ngayon na mas nakikita natin na mas may aggressive note. Especially na naka-Renet show na nga tayo na nakikita pero sa bandang baba. Okay, napa-Avatar of the Guardian. Alam nila na wala ng kids. So, pero sabi ni Demon Kite, sige na, ilalaban ko na to. Nagamit na rin yung Revitalize. Napakakunat naman ni Lord JM. Nakatakas pa. Grabing seal bones. Ngayon, si Renny J naman ang binababaran dito ng Lantern. Dadalhin sa mga members ni Blacklist International. Pero makakatakas pa rin with that Shunpo and Jeet Kune Do sa may recall pa uwi. Gustong-gusto yan ni Renny J. Kapag siya yung nagiging star of the show, pinupusa kanyang lahat. Bandang huli, pinapaasa niya lamang. Hindi siya mahuli, hindi pa siya mapapatay. Pero para sa Aurora naman ngayon, speak of pagpatay, more on kills din na nagiging kalamangan nila dito. And they won't stop there. Makakakuha pa sila kahit paano na gold plating sa bandang baba. Yun na nga, no? Halos mauwi. Ubus din yung gold plates doon. Si Lord JM ay, kumbaga, hindi rin siya super makasama doon sa mga big rotations na ginagawa ng Blacklist International. Yeah. Kasi mabilis din mag-clear yung ano eh, yung edit eh. And yun naman talaga yung mahalaga eh. No? Dapat mabilis ka mag-deal. Mabilis na atake din. Nagagawin dito si Renny J. May sipa ba siya? Doon na naman siya. Yung Spear of Alpha, nagamit na rin eh. MP. Na-force siya agad. So right now for Aurora,
Makakuha ka man o hindi ng sipa dyan, Rene J, but the space provided for Demon Kind is a huge one, especially for Domeng right now. And tama ka sa sinabi mo, hindi makasama si Lord JF kasi hindi pwede matilt yung balance. Kasi yung top lane nabasag agad. Yung baba, hindi nila pwedeng pabayaan na mabilis makuha din ang Aurora. And grabe yung nagiging swag ng laro natin. Yung aura talaga ni Rene J when it comes to the show. And nararamdaman natin na he's really confident. And might be at 100% confident right now na pinapakita niya yung ganong klase. May pag-recall, may pag-sticker. And right now, nakikita natin ang pwede mong engagement pero mukhang walang tatamaan. Wala, hindi tinama. Mga microorganisms lang ang mga nasa pool doon tsaka mga bakterya. Pero hindi, yun kasi yung plano talaga, no? At kapag meron ka kasing gatot kacha, gusto mo na napansi-check mo rin exactly. Na mga bush yan. And yung space na nakikreate nun, yung malaking bilog na yon. Kung sa mga objective takings, malaking tulong eh. For sure, kapag may tinamaan doon sa Team Aurora, maaaring may follow-up talaga eh. Yeah, but what if, di ba? Kung may tinamaan doon, that could be a possible na counterplay for BlackX International. And aside from that, sometimes kasi yung Avatar the Guardian, hindi naman necessarily gusto nila tumama. More on pang zone out, pang box out. Yep. Para alam ng kalaban mo na, hey, nandito pa rin kami. There's the visibility that you want. At with that, eh, medyo ma-force out nila na lumayo-layo yung ibang mga miyembro. Pero ang hindi nila ma-force out na lumayo talaga ay si Rene J. Okay, ngayon inaamba lang ni Rene J, inaantay niya gumamit ng Purify. Pero si Rene J ngayon, versus 3, atras mula Domeng. At sakit na rin ang mga quick throw. Sa gitna rin, no? Sa gitna, nabasag yung Tori at aagaw pa ng purple buff dito si Demon Kite. Mabilis ang nagiging galaw ngayon ng Aurora. Speed is the name of the game na nga yata. Kasi ngayon, tatlong Tori, all the outer turrets here for BlackX International na mapapatumba habang sa kanila ay perfecto at hindi pa nababawasan. Yun nga eh. Tsaka parang familiar yung galawan ni Demon Kite. Parang, it parang may so kilala akong ganyang gumalaw eh. Parang nagsisimula sa G. Oo nga eh. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw yan eh. Pero malinaw para sa Team Aurora na sila ang lamang. Yung mga outer turrets ay nabasag na sa top of mid and bottom. Oh. Yung turtle ay available din. Pero ito yung ano, yeah. Yung mag-big rotation na gagawin ng Team Aurora. The lights are on them while they're keeping BlackX International in the dark. Nakikita natin ngayon na sila ngayon yung mas nag-hunt down. At may isang matututukan ng ilaw. Pag humahabol sa kanya doon, nagamit na rin niya yung kanyang ultimate. Pero habol muna, nagahanap pa rin na magiging target dito ang Team Aurora. May slow push na ginagawa doon sa may top. Habang doon sa may bottom, magre-react na rin ang BlackX International. Alam nila kung ilan ang magkakasama doon sa may bottom. Kaya nga kalat-kalat din ang Team Aurora ngayon. Yung pinaka-inaasahan sana natin recipe for BlackX International to proceed is yung kumonect ang Avatar the Guardian. Pero for now, more on sila talaga yung medyo nagmumakapas sa dilim dito for Aurora. Having said that, eh, nakikita rin natin na sobrang compromise kasi lagi nung nagiging position din ni MP The King. We appreciate doon yung nagiging slow push sa may bandang top lane, pero ang bilis kasi ng snapback dyan eh, ng Aurora. At ngayon, with that, nakikita rin naman agad natin ang pwersa nila sa may bandang baba. May turtle na magre-respond, pero mukhang ayaw nila at wala silang balak. Wala sa mukhang balaro nilang palapitin dito ang BlackX. Eh na, 8 minuto na, pero may sipa kagad! Yun ang pangunang bunga dito ni Rene J, pero nakatakas with the Avatar of the Guardian. Marami mga na-ultimates na nagamit, specifically dito sa mga frontliners nila. Ngayon, pagkakataon sa Team Aurora ngayon na kunin itong Lord na ito at hindi makakalapit ang BlackX. Naging Lord na nga at ngayon, nakita mo, with that, sabihin nila, hindi man natin napatay agad si Lord JM, but it was enough for the Avatar the Guardian to be punished nga, or to be pushed nga, mabroke nila agad at na-push to the brink nga si Lord JM na magamit yun pang disengage, hindi pang engage into a teamfight. Aurora pa rin, hawak nila sa leeg talaga ngayon, literally ang BlackX International. May Lord naman Marcos, may bandang baba. Sabay na naman ang pagagat ng Minion Wave. At ngayon humihirap lalo yung vision nila sa mapa, lalo na't nakaabang dito si Rene J. Oh, ako masasabi ko, kahit na ganito yung sitwasyon ng BlackX International, malaki na ang kalamangan ng Team Aurora dito in terms of economy. Halos 11K na. Eh, parang kaya pa naman ilaban ito. Kaya pa? No? Magandang setup lang. Magandang timing lang. Maka-free-hit lang si Oheb. Yung sakit na ng mga nasasalo niyang damage. Sabi nila, free-hit pala si Oheb. Sige, all eyes on Oheb as well. Nakikita natin kung paano rin kinatarget. Sinasako ni Uwe. Yung mga Hailstorm Plaza dito, even the Frosty Breeze, eh sobrang kumukonekta doon sa mga nasa likod. Pero conceal play for Rene J, okay. Out lang muna, pero may tatama na Avatar the Guardian. Ay na, sumapun na nga dito, pero nagamit yung revitalize habang pasok si Edward. Demon Kite, napabasag na yung Tori dun sa may bandang ibaba ngayon. Tuloy-tuloy ang Team Aurora at yung base na lang ang kanilang nakikita.
Match point na ang Team Aurora. Mabilis ang galaw. Secure.